Muli ngang nagkaroon ng talo-talo sa social media, syempre ang kanilang mga gustong politiko, mga gustong mamuno, at ang pagtuligsa. Kamakailan lamang ay namataan ang nasabi nga pong pagbibigay ng tulong ni Lenny Robredo or si former Vice President Lenny Robredo sa kasagsagan ng bagyong Christine sa kanilang area sa Bicol. Sa Naga, kundi tayo nagkakamali. Pero ito po ay medyo natuligsa ng ibang mga netizen. Siyempre dahil nga sa mga susunod na taon ay halala na, ngayon pa nga lang daw ay nagpapabango na ang mga politikong ito. Isa na nga sa tinutuligsa din ngayon ng mga netizen ay si Daryl Yap na kilala sa kumbaga ay talaga namang medyo hindi pabor sa mga kakampings. So sa kanyang naging post, kamakailan lamang ay naglagay siya ng mga sardinas sa tapet at doon ay nakasampa ito sa plastic na parang lalagyan, pinaka-box. At doon sa nasabi nga pong caption ay lulusong kasi lulutang. The best na leader, scuba diver. At dahil dito, maraming mga kakampings ang tumuligsa naman kay Direk Daryl Yap, kaya narito ang kanyang naging paliwanag. Demonyo raw ako at ang Vince Sentiments dahil imbis daw tumulong ay inaasar pa raw si Lenny at ang mga kakamping. 1. Tumulong na kami, ngayon gusto na mang-asar. 2. Ano ang mas demonyo? Yang ginawa namin o tumulong magpicture at magpanggap na impress sa kababawan. Ang tunay na mumuno o ang tunay na namumuno, hindi kailangan ng drama. Ang trabaho ng leader ay hindi ang lumusong sa baha at magpakitang tao, masabi lang na kumilos. Ang leader, kayang magpakilos ng tao, may cameraman o wala. Hindi impressive si Bongbong pero naman si Lenny. Hindi na impressive, trying hard pang maging believable. Uutuin niyo pa ba ang tao na ang iboto ay yung tumutulong tuwing may bagyo nga gaya ng ina niyo? Lahat ng politiko umiiral o umeepal tuwing may ganyan. Sinong anghel ang nagsabi sa inyong siya lang ang may efforts at siya lang ang active sa ganyan? Well, ano naman ang masisay niyo? Sa ngayon ay tinutuligsa din sa Camarines Sur naman ang mga Villafuerte na namataan na nagbibigay ng pera sa mga nasalanta doon. So yung iba sinasabi na okay lang naman dahil nga paano ba sila makakabili. Pero yun nga ang nakakalungkot dahil nga daw kung may cash, sinamahan na raw sana ng goods or relief goods para kahit papano eh medyo habang nahuhupa ang ilog o ang dagat ay may kinakain ng mga ito. So paano nga naman sila makakabili? Siyempre, sabi nga natin, we cannot please everybody, pero sabi nila, ito daw ay literal na boat buying. Well, ano ang masasay nyo about dito? Ilagay na ang inyong opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching. Showbiz Now.